So what's up guys, welcome back again to another vlog. So nung isang araw nga, videohan na natin si Camouflage, yung Joel Tan inspired natin na owner type jeep. So sa mga hindi pa nakakapanood dun guys, ito, yeah, panoorin nyo na yan. Ngayon, ibablog natin eh yung tikya. Kakabitan natin siya ng Skunk 2 na radiator. So sa mga hindi pa nakakagamit nun sa owner, so ito na. Papakita namin sa inyo yung Skunk 2 na gagamitin natin sa 4K engine. Sa mga bago nga pala nanonood dyan, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe. Kaya mag-subscribe na kayo bago natin simulan yung vlog. Ito na nga yung tikya na kakabitan natin ng Skunk 2 na radiator. So madumi siya ngayon kasi natambak to dun sa garahe. Eh hindi pa kinukuha ng may-ari kasi nasa ibang bansa. Tapos nag-request siya na kabitan nga daw ng radiator. Kasi yung nakakabit dati dito eh yung ordinary na radiator na pang 4K. Eh medyo luma na kasi yon, kaya yan, papapalitan ni boss. So yung dadali nito ay si Kuya Obet. Dito na nga siya sa bahay gagawin kasi puno na dun sa talyer. So papakita ko sa inyo guys yung ating Skunk 2 na nabili. Diyan ho, okay. Di. Ipapasok natin dito sa garahe para naman hindi bilad sa araw si Kuya Obet. Bali ito kasing vlog na to, nakakompile na siya dito sa cellphone ko. Kaya ito yan, makikita nyo, pinipinturahan pa lang si Camouflage. Pinipinturahan yung panloob niya sa engine bay. Late na kasi tong vlog na to, eh ngayon ko lang talaga to ma-upload. Kakabitan din natin siya ng oil catch can na D1 spec. Yan, silver yung napili ni Bossing. Kinakabit na ni Kuya Obet yung pagsasaluhan ng ating radiator. Tapat lang yung paa niya. Mamaya mo po pulbul pag ano. Pininturahan na rin natin guys. Yan, mabilis lang yan matutuyo. Sobrang init ngayon. Nahanda ng ikabit yung ating D1 spec na oil catch can. Dito namin lagi pinupesto. Yan, dyan. Dyan kami lagi nagkakabit ng oil catch. Okay, bumili lang ka na. Okay, bumili.
So guys, tapos nang ilagay ang ating radiator. Yan, yung ating reserve. Ito yung ating oil catch na D1 spec. Yan. Tapos, inaayos ni Kuya Mario ang ating trapal. Mario? Hmm. Ang ginagawa natin dyan? Marari. Sinusukat. Yan, sinusukat ni Kuya Mario. Yan. Buo ba to? Gagawin buo? Buo. Yan, ito daw. Pati itong side na to, lalagyan din ang trapal. So, yung kakabit nating trapal dito ay... Anong ginagayit mong trapal dyan? Anong tawag dito? Binil. Ha? Binil. Binil? Yan, binil. Bali hanggang dito pala to sa likod. Buo yan, buo yan. Oh. Ah, buo. Yan, sa mga gusto magpagawa ng trapal, yan, Kuya Mario. Kaming pinakamagaling magawa ng trapal. 7.5 pag ganito nangyari. 7.5? Pag tikya. Tikya. E paano pag mga tamiya? Pag tamiya, 6.5. Buo na yon. Pag bubong lang. Ang 4-5. Yan. Kuya Mario na nagsabi ng presyo. Bahala na kayo kay Kuya Mario. Ito na guys, yung finished product ng ating trapal. So may kakabit pa nga palang isa pa dito. Yung floater dun sa ating gas tank. Yan, kaya mapapansin nyo bukas yan. Kasi tinanggal nila yung tanke. Kakabit nila yung gauge para dun sa ating fuel. Fuel gauge. Madumi pa tong owner na to, pero pag nabuli na ulit to, saka ako siya lilinisan kasi kahirap nang lilinis akong lilinis. So yan, yun yung fuel gauge, pinapakita ko dyan. Yan. So itong nasa labas, nagpapalit siya ng kaha. Kaso lang yung flooring, di niya pinapalitan. Ewan ko kung bakit. O yan, si Kuya Obet din yung nagagawa ng ating roll cage. Yan. Shoutout po sa may-ari nito. Ito na po yung owner nyo. Ginagawa na. Update nga din pala sa ating 4AG. Ito yung sa daddy. Sasalpak na natin yung tranny nito. Yan. Siguro mga isang buwan pa. Madadrive na natin tong 4AG na to. Tapos nung isang araw, bumili sila sa Maynila ng, yan, itong makina na to. Tapos, ito, yan. Aabangan nyo to, guys. Napaka-pogi nito. So, guys, dito ka natatapusin yung vlog natin. So, thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.